Nakaka-frustrate minsan pag yung mobile natin, ito lang yung nakukuha natin. Less than 10 MB. No? Yan. Less than 10 MBPS. Tapos nagbabayad tayo ng 1,699. So yun. Meron akong solution. Sa video na to, explain ko kung bakit itong LTE na mobile or mobile LTE is meron na tayong bagong solution. Ito na yung prepaid na fiber. Kasi ang difference nito sa itong LTE, ito LTE based, so meron siyang SIM card. So SIM card yan guys. Meron siyang SIM card sa baba. Ayan. Kasi ito, minsan kasi pag isang lugar, marami ng user ng LTE, bumabagal na siya kasi naka-wireless siya. Okay? Ito, wireless base. Pero sa produkto ko ngayon, or meron akong introduce na G-Fiber prepaid. Sa likod naman, meron siyang port. Meron niyang port. Meron niyang fiber port. So, gumagamit tayo ng ganitong fiber. So, ito, ilalatag to from poste papunta sa bahay nyo. So, ibig sabihin, itong modem na to is connected via fiber. So, anong advantage pag ganito yung connection nyo? Pag ganito kasi, hindi mo na kailangan ng mobile signal kasi dito dadaan yung internet connectivity mo. So, expected, kung nag-register ka ng G-Fiber prepaid, kakaroon ka ng 50 Mbps yan. 50 Mbps na stable. Kahit anong oras, guarantee yan. 50 Mbps. Kasi naka-fiber technology ka. Advantage ito, kasi ito, kahit umuulan, hindi siya apektado. Pag wireless kasi, tapos umuulan, yung signal mo magdadrop. Kasi sa rain attenuation, maepektuhan yung signal ng modem na wireless. Kaya, yung pangit, yung magiging experience mo, lalo na pag malayo ka sa cell site, tapos wireless yung ginagamit mo. Kaya, ngayon, mag-register na kayo sa G-Fiber prepaid. Ito yung pinagkakaguluhan ng mga tao ngayon. Kasi, bakit? Sa halagang 999 or 1,000 pesos, i-installan ka ng modem na ganito. Meron na siyang dalawang antena, tapos dual band, may 2.4 tsaka 5 GHz. Tapos, ano na siya? Stable. So, 999 lang yung installation fee, no? Yung load naman nito is 699 for 30 days. So, from 999 installation, meron ka ng free na 7 days. Gamitin mo yung code ko sa baba, sa description. Make sure to use my code. Kasi yun, pupunta rin sa akin yung reference niyan. Okay? Tapos, yun, 7 days na libre na. So, 999. Pag gamitin nyo yung code ko sa baba, plus 7 days. So, magiging 14 days na yung free nyo pag ginamit nyo yung code ko sa baba, sa description. Huwag nyong kalimutan i-encode pag nag-register. Pag magpa-install kayo ng G-Fiber prepaid. Okay? So, yun. Mas, ano ba yung naging experience ko pag ganito? Kasi, pag nalag-live selling ka, tapos naka-fiber, walang problema, walang putol-putol. Tapos, yun nga, sa halaga, mas mura kasi wala tong contract. So, kailangan mo lang mag-fill up ng form ng G-Fiber prepaid at globe.com.ph. Okay? Tapos, fill up mo, lagay mo yung description ng address. Specific, ipipinpoint mo yung bahay mo. Tapos, meron ng tatawag sa'yo. Once, tapos ka na magbayad online ng 9999. So, recommended ko, bumayad kayo ng via GCash. Bakit? Mas madali kasing refund nun. Just in case, hindi mapupush yung installation. So, yun, i-assess naman yung ano nyo, lugar kung meron bang available na cheap prepaid fiber. So, dun lang kayo sa legit na website. Huwag kayong mag-apply basta-basta kasi marami na ngayong na-scam na magbayad daw. Pero sa online, kailangan mo magbayad talaga before sila mag-install. Kasi after yan, i-assess yung facility kung available ba sa lugar nyo. Then, tatawag na yung installer. Mag-install ng modem para
ano, make sure na yung fiber nyo is hindi nyo ikikink ng ganito. Ito is, ano na siya, damaged fiber. So, ito, ingatan nyo rin to kasi marami nang nagpa-install. Less than 7 days, nag-LOS na, magre-red na yung LOS dito. Kasi nga, hindi tinake care nito. Kasi itong fiber is medyo delicate. So, meron akong video kung bakit hindi to dapat tupiin ng ganun. Kasi magre-red yung LOS ng modem nyo. Okay? So, gusto ko lang ma-raise na awareness na meron na tayong available as an alternative internet. Compare sa wireless, ito na yung fiber, G-Fiber prepaid. Okay? So, mas mura, mas mabilis, tsaka sulit. Bakit sulit? Kasi naka-globe siya. Pag-globe, 50 Mbps yung speed na nakukuha mo. Compare dun sa iba, nag-register ka ng 1 month na 1699, tapos hindi mo naman nakukuha yung saktong speed. Ito, sa experience ko, sa lugar ko, okay na okay siya. 50 Mbps, pumapalo pa nga ng up to 70 minsan. Yun. So, make sure dual band. Tapos, lahat ng port, LAN cable, pwede. Active na yan. Okay? So, yun. Ito na yung bagong prepaid fiber. Ito yung pinakamamura na internet para sa masa. Yun. Mas marami ng, ano, kaya paunahan na lang ng port, paubusan na ng port ngayon sa, dito sa lugar namin. Kasi nung nalaman ng mga kapitbahay ko na, ay, mas mura yung G prepaid fiber, 699 or sa halagang 700 pesos monthly, wala nang contract ha, kahit hindi ka mag-load monthly, as long as hindi mo siya ipalapse ng 6 months, yun, pwede pa, mareretain mo yung line mo, okay? So, yun, pa-install na kayo. Ito na lang yung pinaka cheap na internet. Hindi siya, ito yung budget na internet natin na available. Okay? So, make sure to use my reference code sa description para mas ayos tayo. Okay? See ya!